Good morning, beautiful ladies of Unang Hirit! At good morning, mga kapuso. Nakikisaya kami, syempre, dito sa ika-anim na Ukit Taka Festival dito sa Paite, Laguna. At kung saan, ako, dalawa ang pangunahing industry nila, Clea. Ang pag-ukit at ang pagtaka. Pero ako, alam mo, mahilig din ako magtaka eh. Alam mo yung mga pinagtataka ko araw-araw? Oh. Nagtataka ako kung bakit hindi kita kasama palagi. Yun pala yung pinapractice mo kanina pa. Naiinig ko yun eh. Pero syempre, nagsimula pa noong 1580s ang pag-uukit nila at mahigit 50 to 60% ka ng Paitenyos ang nabubuhay dahil sa pag-uukit. At hango sa salitang paet o ang ginagamit sa pag-uukit ang mga pangalan ng bayan na to. Ayan, dahil bahagi nga na dito sa Paitenyos sa mga pag-uukit, iba't ibang materyales ang ginagamit nila. Tulad na lang nitong kahoy. At ang ginagamit nilang kahoy dito ay ang batikuling wood ang ginagamit na kahoy sa pag-uukit dahil malambot ito at madaling ukitin. Madalas mga santo at pangdekorasyon sa bahay ang kanilang ginagawang inukit na yari sa kahoy. At bawat wood sculpture ay karaniwang nagkakahalaga ng 1,000 to 80,000 pesos. Depende naman sa size nito. Pero yan mga kapuso, syempre saktong-sakto ang pag-jacket ko. Sa flutes. Dahil bukod sa kahoy, gumagawa rin sila ng mga sculpture na gawa sa bloke ng yelo. Kitang-kita nyo naman mga kapuso. Diretsong inuukit nila ang mga yelo. Kung saan ako, dinidesign nila ng napakaganda. Katulad nitong sa harap ko, parang snowman yata to. At mga kapuso, sa loob ng 15 minutes, nakakabuo na sila ng isang sculpture na tumatagal ng 2 hanggang 4 na oras. Usually, ginagamit nila mga kapuso itong mga sculpture nito sa mga event or mga centerpieces. Ayan, nakita-kita nyo naman. Kasi 4 hours lang naman talaga ang tinatagal itong mga ice sculptures na to. Pero ako, nako, nabibilib talaga ako sa galing nila mag-ukit sa yelo. Siyempre, hindi ka pwedeng magkamali dyan. Kaya ito, nako, may kakausapin tayo ice sculpture. Kuya, anong first name nyo ulit? Ernesto Sena. Kuya Ernesto, naku, mahirap bang gumawa ng ice sculpture? Mahirap pag hindi mo alam kung paano gagawin ng pag-uukit ng yelo. Ano ba itong ginagawa nyo ngayon? Ito, reindeer to. Reindeer. Reindeer? Reindeer. Tapos isang bloke ng yelo yan. Nagkaroon ba ng, ng instance kung saan dalawa ang ginagamit yung bloke ng yelo? Oo, meron. Katulad ito at pwede kayong mag-combine, ano? Ito ang masterpiece namin na Christmas tree na natapos na. So, ididikit namin yan dyan. Ididikit nyo? Itatabi lang namin dyan. Oo, okay. Para mabuo na yung aming centerpiece. Yung centerpiece. Ako, maraming salamat, Kuya. Saludo ako sa inyo. Napakaganda ng ginagawa nyo. Pero maliban sa mga bloke ng yelo at sa kahoy, syempre, meron pa sila dito ang mga ginagamit na ibang materials pa. Si Clea nandun para ipakita sa atin kung ano yan. Ayan, gumagawa rin sila ng mga inukit gawa sa prutas at gulay, pati na rin sa sabon. Mas maliit na payat naman ang ginagamit nila rito para hindi naman ito kagaya sa ice carving at wood carving. At madalas ginagamit din ang mga fruit at vegetable carving pang display sa special occasions. At ang mga soap carving naman ay pwedeng-pwede ipang regalo. Ayan. At syempre ito ang sabon. Ito yung mga soap carving na pwedeng-pwedeng ipang regalo natin sa mga birthdays, sa mga friends natin. Ayan. Excuse me. Ito mga kitang-kita nyo, mga nasa tapat ko, mga paper mache. Gumagawa sila ng mga mold na pinagdikit-dikit ng mga lumang dyaryo at papel, mga kapuso. Nilalagyan nila ng mga design yan. Siyempre, kitang-kita nyo sa mga design dito. Mga images si Santa, mga tao, mga makukulay na kabayo at mga iba't ibang animals. Siyempre, may mga gift box din sila at kung ano-ano pa, mga kapuso. Ayan, usually, nasa 150 to 3,500 pesos ang halaga ng iba't ibang Taka products, mga kapuso. Kitang-kita nyo, napakamura lang, pero nako, ako hihingi ako ng mayuuwi. Ayan. Pero maliban dyan, mga kapuso, meron din sila dito ang mga pagkain na Tataka Paite.
Ayan, pupunta na tayo dito ngayon. Ituturo sa atin ni Sir Joel Banye. Sir Joel! Good morning po. Good morning. Sir Joel, nagdipa sa tabi ko. Sir Joel, ano po ang iluluto natin ngayon na tatakpaite talaga? Tinuto po. Marami pong tawag dyan. Tinoktok, tinuto. Dito po sa Paite, well-known tinuto o tinoktok. Okay. So, paano po natin sisimulan yan? Ang ingredients po natin ito, kailangan po tayo may kinayot na buko. Okay. Tapos, lalagyan po natin ng bawang, sibuyas, and then paminta. Tapos, ito po. Ayan, sige. Lagyan na natin, Sir Joel. Dito po. Ayan. Okay. I-mix-mix lang po natin lahat ng mga products. Po. Tinuto. Alright. After nyan, Sir Joel, pa after mamix lahat ng mga products yan, isasalang na ba natin sa kawali? Pa po. Ilalagay pa po ito sa daho tapos itatali. Ay, okay. So ganito ang magiging itsura niya? Ito po magiging itsura niyan. Tapos ilalagay na natin sa kawali. Ano po, ifa-fry po natin or papahuluan? Bubuhusan po natin ito ng gata. Gata! Yeah. Okay. Ayan. Interesting. O tapos, ano po yung gagawin after? After mga 20 minutes, luto na yan. Tapos ito na ang finished. Ito ang magiging finished product, mga kapuso. Nako, mamaya titikman namin ni Clea. Ano, Clea? Grabe yung bango dito sa pwesto ko ngayon. Sobrang bango dahil bukod sa tinuto, pinagmamalaki rin nila dito ang kanilang pinaniki na parang bopis ito na ginamitan ng laman loob ng baboy at niluto sa gata. At meron din silang kinanas, ginisang itlog ng karpa o dalag sa kaniluto rin sa gata. Ayan. Wow, Clea. Ako, excited ka na bang tikman yan? Oo, lahat gusto ko ito tikman. Meron na sila dito parang pero, chips. Yun ako, syempre, hindi lang tayo pwede ang maging masaya dito. Mm-hmm. Magkakaroon tayo ng game para sa mga kapuso natin. Wow. Na manguukit. Tara, pumunta tayo dun sa mga naguukit ng mga bloke ng yellow. Let's go there, Clea. Alright. Nasaan sila? Nako, since sila ay mga talented na, bibigyan natin sila ng challenge pa. Eto na! Naka-blind food! Yes! Ang tawag dito sa challenge ito ay Blind Ukit Challenge. Mm-hmm. Nako. O sige, bago kayo magsimula niyan, kuya. Eto, magtanong muna tayo sa kanila. O sige. O yeah, unahin mo si pangalawang contestant. Ano po ang nararamdaman nyo ngayon? Ginagamit nila ang sense ng touch. Wala talaga wow, kayo. Wow! Sense of touch ang ginagamit naman wala niya dito. Wala talaga kayo nakikita, kuya. Totoo, wala. O ilan to? O yan, si Kuya Ernesto. Okay, kuya, nako. Paano ang magiging strategy mo dito? Ganun din. Kapakapala. Kapakapala. Mabuo ako ng isang centerpiece. Alright. O sige, sige. Nako. Excited na ba kayo? Excited na kayong mga contestants? I'm sure excited at kinakabahan sila pero confident yung mga kuya, di ba? Confident yes. Ka ba, kuya? Yes. Okay lang. Sanay na ako sa ganitong ano. Kapakapa. Kapakapa talaga. Kasi contestant number 4, tanayin natin. Si contestant number 4, talk, mukhang cool naman si kuya. Kinakabahan ka ba, kuya? Hindi naman po, pero first time. First time mo! First tapang. Time. O, ganito, Clea, ganito ang mechanics ng challenge. Naku, malamang, naka-blindfold sila. Mm-hmm. At bibigyan natin silang 30 minutes. So, syempre, hindi ngayon. Mamaya tatapusin natin yan. Para makaukit ng isang centerpiece. At ang pinakamagandang makakaukit ng centerpiece ang siyang mananalo. Ganun lang kasimple mga kuya. Sige, pwede nyo na simulan ngayon? Go! Ayan, ako mamaya makikita natin kung papano at kung ano ang magagawa nilang mga artwork, mga obra nila, Clea. Ayan, nagsisimula na sila dito. Ayan, sige, sige. Focus na focus, ha? Sige, Clea, tanongin natin. Kuya, may plano ka na ba o bawal pang sabihin? Meron na. Pwede rin sabihin. Anong plano mong gawin? Bulaklak. Bulaklak. Pero mas challenging yan dahil hindi mo nakikita, kuya. Ayan. Ay, mga kapuso, napaka-professional talaga nila ang manguukit. At syempre, ang mga kasali dito, na may naka-standby tayong medic para if ever sila ay masugatan. Okay. Siyempre na safety first. Oo, mag-ingat na lang muna kayo mga contestants. Tito kay Kuya, anong plano mo naman? May plano ka na ba dito? Ano? Anong gagawin mo dito? Isda po. Isda naman dito kay Kuya. Isda? Ako masarap oo, yan. Mukhang masarap to. Mukhang masarap. Yes! Ayan mga kapuso! Sa ating pagbabalik, mm-hmm. Nako,
malalaman natin kung sino ang tatanghaling blind ukit champion. Clea, nako, dito lang yan sa inyong pabansang morning show kung saan laging una ka. Ang unang hirit. Yes, mga kapuso, nagbabalik po kami dito sa Paite, Laguna. At kanina sinimulan nila ang blind ukit challenge. Yes. At ang nangyari, Clea, ganito. Nag-blindfold tayo ng mga mangukit dito sa Paite at gumawa sila ng kanilang mga obra. Ang gaganda na naka-blindfold. At after 30 minutes, eto na po ang mga naging mga masterpiece nila. Voila. Pero Clea, ako, nakosaludo talaga ako. I commend si Kuya Nelson. Talagang isang inspiration siya. Ano muna ang naging design mo, Kuya Nelson? Angel Beach po. Eto, may tanong ako sa'yo, Kuya Nelson. Paano mo inaral mag-ukit ng gamit isang kamay lang at gaano katagal po kayo nag-aral? Sa pagsali po ng mga seminar school dito po sa bahay ng Paite, 14 years na po ako na nag-ukit. Talagang inspirational ka, Kuya Nelson. Palakpakan natin si Kuya Nelson! Inspirational ka. Saludo ako sa'yo. Palakpakan natin si Kuya Nelson. At yan, si Kuya Mel naman, ang gawa niya ay rose. At si Kuya Noel naman ay gawa niya ay leaves at si Kuya Jolas naman ay gawa niya ay barko. Ayan, ang gagaling naman talaga. Yes. Pwede natin tanungin sila kung ano ang paano nila paano inisip. Paano nila ginawa? Paano mo ginawa, Kuya? Yung una, ginawa ko muna yung pinakang center niya. Yes. So, tsaka ako gumawa ng rose. Then after nun, naglagay ako ng leaves, then another petals. Then the end of ano, naglagay ako ng pinakang balat ng papaya. And okay. Dahil dito masyadong ano eh. Ayan. Over yung pagkahinog niya. Alright. So, sige. Bumabagsak. But natapos ko naman siya ng ano, nabigay ko yung pinakang problema. Bumagsak siya. Galing! Ang galing-galing! Galing! Ako mamaya. Pero ganito ang magiging judging system natin dito. Sa may mga fans na nandito ngayon, kailangan nyo na silang gamitin dahil palakpakan system tayo, mga kapuso. Okay. Ang obra na may pinakamalakas sa palakpak ang siyang mananalo. Simulan natin dito kay Kuya Ernesto. Ready na kayo? Yay! O, palakpakan system. 1, 2, 3. Kay Kuya Ernesto! Yay! Okay, Kuya Noel, no? Kuya Noel naman! Yay! Okay. Kay Kuya Mel. Kuya Mel! Yay! Last but not the least, kay Kuya Nelson! Nakaka-inspire ka, Kuya Nelson! Kuya Nelson, congrats. Ang clear winner. Congratulations sa'yo! Eto na! Palakpakan po natin si Kuya Nelson! Congratulations, Kuya Nelson! Siyempre, may consolation prizes. Siyempre, ang mga... Siyempre, hindi naman mawawalan sila, Kuya. Sumali pa rin. Ayan, mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin ang aming pag-i-enjoy dito sa Paite, Laguna. Good morning, mga kapuso. Magbabalik po ang unang hirit.